Yo guys, welcome back to my channel, Kalimay Online po. Ito po ang hari ng mga 10 piso, 10 piso BSP series by Metallic Coin 2011. Bakit ko po nasabi yan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tara po. Yo, what's up guys, mga katigasin, have a blessed Sunday po ang aking pagbati sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At guys, bago lang ako magpatuloy, shout out sa inyong lahat at kina Jesus Horohoro ng Davao City, kay Jaime Victo, Jack Isguera, shout out din na kay Cecilia ng Quezon City. Sabi niya, more power, salamat po. Shout out din kay Rosendo de los sa kulang yung pangalan. Abro, pakikompleto po yung pangalan mo sa comment section. At shoutout din kay Lina Escaris ng Batangas City at kay Federal Post TV Magazine, Bro Beethoven Crasco. Please guys, pa-support din ang channel niya at mag-subscribe po kayo. Okay guys, salamat ulit sa pag-aantay. Ngayon, diretso tayo sa topic 2011 10 piso BSP series coin. Bakit ko nga ba nasabi na ito ang hari ng mga 10 piso? Ayan ang ating pag-uusapan, kaya huwag maglilipat guys. Alam niyo po, dito sa atin ang mahirap ng hanapin ay yung year 2007, 2009 at year 2000. Kung di ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong. Dingin sa kalaman ng marami na itong year 2011 ay ang pinaka mahirap ng pinakamataas ang value. Marahil iba sa inyo sasabihin, hindi yan totoo. Haka-haka, sapat at kuro-kuro lang yan. Guys, disclaimer po, hindi lang po sa akin yan nagagaling, kundi sa mga numismaster ng mundo. Sila po yung mga expert ng NGC. Ano nga ba yung NGC? Ang NGC po ay Numismatic Guarantee Corporation. Pwede po kayo magpa-member dito online, mag-sign up kayo, at kung may mga hawak kayong barya na sa tingin nyo ay mataas na ang value, pwede po ninyong ipag-grade sa kanila online. Okay, ngayon guys, bakit nangyayari ito? Dito sa atin ang mga hard to find lang ang binibili ng mataas. Siyempre, ganun po talaga. Kahit alambawa ko ang nasabing kolektor at ang kulang na lang sa akin sa 10 piso ko, na aking kinokolekta BSP series, for example year 2009, ababilang isang kolektor, babayaran ko po yan sa price na nararapat. Makumpleto ko lang ang aking collections, ganun po yun. Halimbawa lang yan guys, hindi ko po sinabing bibili ako. Okay, ngayon guys, para pagtibayin ko ang pinagsasabi ko, pupunta tayo ngayon sa NGC, sa website ng NGC, para makita natin ang value nitong 10 piso year 2011 BSP series coin. Pero bago ko lang makalimutan guys, ito, tignan muna natin kanyang obverse. Ito ay ang kinalose up ko para kitang kita nyo. Sa obverse niya ito, makikita yung lettering na Republika ng Pilipinas. Ayan, niya nakaikot. Tapos sa gitna niya yung kulay gold, andiyan po si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At sa likod ni Andres Bonifacio, yung logo ng BSP, ayan po. Tapos yung value na 10 piso. Tapos sa ibaba, yung year na 2011. At sa kanyang reverse guys, ito, Banko Sentral ng Pilipinas, yung nakapaikot na lettering. Tapos sa ibaba, year na 1993. Tapos yung, ito pong reverse type niya is, ito po yung tinatawag na Dietry type pa. Ayan. Kasi yung cogwheel na parang gear na yan. Ayan po ang palatandaan niya. Malalaki po yung ipin ng gear niya. Tapos yung araw, ayan. Malawak ang sikat ng araw. Ayan po ang kanyang reverse. Okay guys, ito. Dumiretso na ako sa NGC, yung sinasabi ko sa iyo kanina.
yung WorldCoin na price, guys. NGC, Numismatic Guarantee Corporation. Titignan natin dito ang value ng 2011 para malaman natin kung totoo nga itong 2011 ay ang hari. Ibig sabihin, siya yung pinakamataas na binigyan ng NGC ng value. At ito muna ang kanyang composition na bimetallic. Tapos sa weight niya 8.7 gram. Tapos diameter 26.5 mm. Ayan, nasabi ko na kanina yung kanyang obverse at reverse. Ngayon, hanapin natin ngayon yung value nito. Ito guys, sa bandang ibaba, tingnan ulit yung year mint. Ayan, di ba, yung tatlo na huli sa baba, 2010, 2011 at 2012. Ngayon, scroll lang natin yan dito kasi nasa bandang dulo ang kanyang value. Ito guys, pag gusto na nyo pumubuti yung magsisimula po yan sa G. Ibig sabihin niya yung good, then BG, very good, fine. Very fine, so very fine, ayun po ang kanyang value, 0.75. Tapos extra fine, 1.50. Yan. Halos kapareho lang siya ng 2010. Tapos yung 50, yun po yung tinatawag na numeric reading. Yan. Number grading, 50, 53, 55, 58. Tapos sa 60, ang kanyang value is 3.75. Nataasan niya na yung 2010 tsaka 2012. Tapos sa 63, ayan guys, $7.50 ang kanyang value. Tapos 64, 65. Sa 65, ayan, mataas. Ibig sabihin 65 guys, ano yan, brilliant circulated na condition yan. Ayan ang kanyang value, $10. In 2012, about $5 lang. Tapos pansinin nyo guys yung iba, di ba, magmula doon sa taas, puro 5 lang. Ayan o, pababa, $5, $5. Tapos siya po ang 2011, siya po ang pinakamataas sa $10 po. So ayan, ayan po ang patotoo na ang year 2011 ang pinakamataas na value ngayon sa PSP bimetallic coin. At ito po ay base guys sa NGC, ha? Hindi base sa sarili ko lang, base po yan sa NGC. Ayan, Numismatic Guarantee Corporation. Ito po ang pandaigdigan na nagbibigay ng value sa mga coins sa buong mundo. So ayan po guys, at kung bago pa lang sa ating channel, please huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. So alright guys, hanggang dito na lang po. Until next time, God bless you all. I'm out.